for the last time. For my generation, Lord, I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Set me a place. Set me a place. Hallelujah, Lord. Thank you for the fire, O God. Thank you for this time, Lord, that you meet us wherever we are right now. Fill us again, Lord. Fill us, O God. And help us, Lord, to encounter you every day. Use us. Here we are. We are crying out for our generation. We are crying out, use us, oh God, to touch lives, to touch this generation. Have your way. Maraming, maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat at welcome to our Dawn Watch service again. Tunay nga ang Diyos natin ay mabuti at sa loob po ng 21 days ng ating pag-aayuno at pananalangin. Ang daming ginagawa ng Diyos, nakakatuwa po. At patuloy niya pinapalakas yung ating pananampalataya, pinapalalim, binabago ang buhay natin at patuloy siyang gumagawa ng maraming himala. Sige po, manalangin muna tayo sa umaga na to at dumako tayo sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, aming Ama, salamat po na ikaw yung Diyos na makapangyarihan. Ikaw po yung Diyos na tapat. Ikaw po yung Diyos na tumawag sa amin. Ikaw po yung Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw po yung Diyos na hindi nagbabago. Ikaw po yung Diyos na nagmahal, nagbago, inibig kami, Panginoong Diyos. Hayama sa oras na to, patuloy naming maintindihan pa ang pinakamalawak na plano mo sa buhay namin. Halika, Banal na Espiritu Santo, samahan mo po kami, Ama, sa araw na to, at haya mo sa aming pananalangin, tunay nga mas lalong mabuksan ang aming kaisipan, ang aming puso, ang aming buong pagkatao, tao, patungkol po, Ama, sa iyong kaharian. Salamat po. Daway pagpalain mo kami, at tunay nga itong araw na to, ikaw lamang po ang siyang patuloy na maluwalhati at mitaas. Purihin ka, aming Ama. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. At welcome to our Dawn Watch prayer service. Talaga po ang Diyos kapag nanalangin ang mga anak niya ay patuloy na binubugsan niya ang kanyang tenga at pinapakinggan niya tayo. Ngayon po patuloy natin pinag-aaralan po yung topic about fulfilled living of God's church. Kumbaga ito yung panahon na kung saan ay nag-aaralan natin sa buong buwan, Sunday, Wednesday, and even Saturdays, patungkol sa banal na Espiritu Santo, the Holy Spirit, kaya ibang klase po talaga, nagbabago ng buhay natin. The Holy Spirit is very evident in our lives today. Talagang kitang-kita ang kanyang gawa. So ngayon po, pag-aaralan natin patungkol po sa fulfilled living of God's church before we pray. Let me encourage you with this word po. No? May mga time pa sa inyo na minsan naiisip nyo, what am I living for? Lahat tayo iniisip yan. Ano nga ba ang saysay ng buhay natin, lalo-lalo na po sa gitna po ng pandemic, sa gitna po ng crisis sa buong mundo. Siguro naiisip mo, ano pa ba meron sa buhay ko? Later in life, we get too engrossed with the details of just trying to survive. Minsan gusto mo na lang ma-survive yung isang araw. Sometimes we get too focused on the small details of life that we easily miss the big picture. Kumbaga, tinitignan na lang natin yung mga maliliit na bagay, tapos minsan yung pinakamalaking picture, yung pinakaplano ng Diyos, kadalasan po o maaari po, nakakalimutan na natin. I believe that God is calling us to be different in this time of pandemic. Maging kakaiba o makita ang kaibahan sa lahat ng tao. May distinction sa lahat ng tao, kitang-kita ang kaibahan. Kaya nga maaaring sa gitna po ng pandemic, may inilalabas ng mga kakaibang mga tao ang Diyos. Katulad mo kapatid, katulad nating lahat, katulad ng simbahan ng Diyos, the Church of God. Ano pa, today's text, I pray na lahat tayo as God's Church ay magkaroon ng kakaibang pamumuhay na ayon sa ating Panginoon. Kaya napakaganda po. Samahan niyo po ako, if you have your Bible, you can open your Bible sa Romans chapter 12, verse 9 to 13. Sabi po ng verse 9, love must be sincere,
hate what is evil, cling to what is good. Be devoted to one another in brotherly love, honor one another above yourselves. Verse 11, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. Verse 12, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Napakaganda po yun. Share with God's people who are in need. Practice hospitality. Napakaganda po ng text natin. Let me encourage you. Before we pray, may encourage kayo sa salita po ng ating Panginoon. Kung pag-aaralan po natin ang buong chapter 12 ng Romans, Paul deals with some of the most important practical aspect of Christian living. Kumbaga, sa chapter 12 pa lang po, makikita nyo dito, meron ng dinideal si Pablo at pinag-uusapan ano yung pwedeng matutunan natin even in our time. Ano ba? Kumbaga, isa ito sa mga missing piece na hinahanap ng tao at maging ang mga Kristiyano. Nilay down po ni Pablo sa Romans chapter 12, ng verse 1 and 2, ang foundation for Christian living. Kaya makikita po natin, na-discuss na po at nadaanan natin to. Sa verse 3 to 11 ng chapter 12, Paul deals the important role of a believer in the local church. Ibig sabihin kung saan ay lahat tayo ay binigyan na, ng Diyos ng iba't ibang kaloob o gifts para papalakas o ma-edify ang church, ang katawan ni Kristo. So dito po sa text natin ngayon, ipinakita ni Pablo ang araw-araw na dapat nating gawin o responsibility ng isang Kristiyano o isang taong nakakilala sa Diyos. Our day-to-day responsibilities mostly in relationship with other people. Pinakita po. So naniniwala si Pablo ng isang tao ay tumanggap at binago ng Diyos ay hindi lang nagpapakita ng kanyang kaalaman sa Diyos, but it makes us to become a better person in our relationship to other people. Kumbaga, kaya ka tinatawag na God's Church. Tanawag ng Diyos. Yung pakikitungo natin sa bawat isa ay nagbabago. Kumbaga, nagiging encouragement ka sa buhay ng ibang tao, sa buhay nila. Napakaganda po yun. So today, let us study some of the points po ng verse 9 of the following. Requirements in fruit-filled living of God's church. Ano ba ang mga requirements dito? Ano ba yung pwede natin matuturo? Number 1, our love must be truthful. Sabi po ng verse 9, love must be sincere. So, to be truthful means to be sincere. Sincere means genuine or literally means without hypocrisy. So, nanawagan si Pablo sa mga taga-Roma na kung gusto mong maging authentic na Kristiyano, stop pretending, be sincere, or be genuine. Sabi niya, tama na yung pagpapanggap, huwag na natin gawin niya, pero maging totoo tayo sa paglilingkod, sa pag-ibig natin sa kapwa-tao. Kaya nga meron pa sinabi si Lord sa John 13, verse 34 to 35, sabi niya dito, a new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, all men will know that you are my disciples if you love one another. Ang ganda, no, kapatid, no? Itong verse pa lang to makikita natin, Paul was actually saying a certain kind of love, kakaibang pag-ibig. Love from the center of who you are. Don't fake it, sabi po ng The Message version ng Bible. Kumbaga, kakaiba pong pag-ibig na hindi karaniwan at hindi katulad ng ibang tao. So, our love must be sincere. Even in times of this pandemic, isang gusto po ng Diyos na ilabas yung ating puso at makita natin ang iyak ng ibang tao at magamit tayo sa diwa ng pananalangin. Sa number 2, makikita natin requirements in fruit-filled living in God's of God's church. Number 2, be constantly detached from evil and attached to good. Ulitin ko po, sabi ng pwede natin matutunan, be constantly detached from evil and attached to good. Ano ba ibig sabihin ng verse 9b? Hate what is evil, cling to what is good. Pag sinabi natin cling, in other words, a version po, ginamit po yung abhor, that which is evil. So the word abhor means to hate, to turn from, to avoid. Ibig sabihin, iwasan mo. Umiiwas ka sa mga masasama. So the word evil here has reference to malice or unkindness rather than to evil in general. Ibig sabihin, kung kaya mong iwasan, kung kaya mo huwag puntahan, huwag kang maging ganun. Iwasan ang mga bagay na ito. Abhor that which is evil. So what, hate what is evil, cling to what is good, sabi ng verse 9b. So cling to what is good means
glue yourself to what is good. Ibig sabihin, yung cling po dito, ginamit po yung Greek word na kola, means to cleave or to stick with glue. Ibig sabihin po, it is the same word used to speak of a marriage bond. Kumbaga, yung dalawang tao ay nagpakasal for the two shall become one. Yung word na sinasabi dito, cling to what is good, ikinakasal mo ang sarili mo sa kabutihan. Napakaganda na ito, kapatid. So in this context, it means to stick to what is good. Don't ever leave it. Huwag mong hiwalayan yung kabutihan. Yung kabaitan. Huwag mong hiwalayan. Kumbaga parang marriage life. No? For the two shall become one. Iisa na lang. So yun yung sinasabi ng verse 9b natin. Hate to what is evil. Iwasan mo. Layuan mo. Pero pakasalan mo. Cling to what is good. No? I-glue mo ang sarili mo. So sa panahon natin, kapatid, ito sinasabi ng Diyos, idikit mo ang sarili mo, buhay mo sa Diyos, hindi sa mundo. Kumbaga, hiwalayan mo yung mga pamamaraan ng mundo na ayaw ng Diyos at idikit mo lalo ang sarili mo sa Diyos. Lalo-lalo na po sa 21 days po ng ating pag-aayuno talaga, ang daming binabago ng Diyos sa atin. So, kung ipaparaprise po natin, siguro gagamitin ko lang po itong word na to, i-mighty band mo, o i-epoxy mo, o i-glue mo, ang buhay mo sa Diyos. Ibig sabihin, it's like a marriage bond. Ibig sabihin, hindi ito pwedeng mawala. So don't forget that, kapatid, napakaganda po ng encouragement the Lord para sa atin. Number 3, sa requirements in food-filled living of God's church. Meron po tinatawag dito, ano ba pwede natin matutunan o requirements para sa isang food-filled living of God's church. So number 3, demonstrate tender affection. Sabi ng verse chapter 12, verse 10. Be devoted to one another in brotherly love. So the one word is philos. Pag sinabi po, which means tender affection. Ginamit po yung word na philos, o philos. At the same time, may ginamit din ang word na adelphos. Ibig sabihin, and devotion. Devotion, another word is adelphos. Usually translated brother. So pag ginagsama mo yung philos and adelphos, tawag po dun is Philadelphia, which means tender affection owned to those born from the same womb. Ibig po sabihin, kinuha ng early Christian ang salitang Philadelphia, philos o philos, tender affection and devotion, plus adelphos, no, brother. Ibig sabihin, para ipakita sa buong mundo, nakakaiba silang tao, mga taong binago ng Diyos. Magkakaano tayo, magkakaibang tayong apelido, magkakaibang pamilya tayo, pero magkakapatid tayo. Yun yung sinasabi niya. We are being combined, tender affection, ibinuo, pinagsama, ginamit po dito sa text natin na ito. Napakaganda, no? Philadelphia, two word na pinagsama po, no, sa atin. Kaya, itong pagkakataon na ito, no, maaaring buksan mo sarili mo, lalo sa God's church, yung church, yung people of God, yung kapatid mo, magulang mo, ka-churchmate mo, no, lahat po yan ay ipinapakita sa buong mundo na itong mga tao na ito ay kakaiba, silang tao, mga taong binago ng Diyos. Number 4, requirements in fruit-filled living of God's church. Ano ba pwede pa natin yung matutunan? Number 4, sinabi po ng verse 10b, no, honor one another above yourselves. Sabi ng verse 10b, honor one another. Maganda ba? Pag sinabi po natin, honor, in other version, ginamit po yung word na preferring one another. The word preferring means going before, leading, setting an example. Yung honor, ibig sabihin preferring one another. So honor the desires of others above your own. Ibig sabihin po yun. So ano pa yung isa? Give reference to others. Para sinabi po ito sa Philippians chapter 2, verse 3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility, value others above yourselves. Sa The Message version, ang ganda po, sabi dito, don't push your way to the front. Huwag mong itulak na sarili mo sa unahan. So don't sweet talk your way to the top. Huwag mong magsalita ng maganda para ikaw ay makarating sa tuktok. Put yourself aside and help others get ahead. Tulungan mo ang ibang tao na tumaas at matulungan. At wala lumaluwalhati po ang ating Panginoon. Diba? Napakaganda po, diba? Ano yung number 4 natin? Honor others above yourself. Sa panahon po ng pandemic, kapatid, na kung saan
ang honoring ay nawawala. So, para sabihin natin to forgotten virtues, ang honor. Ito yung pagkakataon na kung saan binabalik muli ng Diyos sa church niya, sa bawat community, sa bawat pamilya, yung tinatawag na honor one another. Kakaiba po ito. Napakaganda. Isa ano ba? Pag sinabi po natin the word na honor, ay lagi magkaroon ng consideration. Kaunahin ang kapakanan ng iba, isa sa ating sarili. Ibig sabihin, hindi pwedeng lagi tayo ang bida. May mga tao na, o maraming tao ang binibigay ng Diyos sa atin para magkaroon tayo ng tagumpay. Ano yung sabihin nito? Don't forget to give the credit to others. Kung meron naman po na karapat-dapat na i-appreciate, appreciate them. Kung kailangan pasalamatan mo yung tao dahil tinulungan ka, thank him. Kung meron ka kailangan sa tulungan, help him. Yung po kasi ang God's church. Yung po yung church of God. Ito yung church natin. Ito yung pagkakatawag ng Diyos sa church, the body of Christ. So don't forget to give credit to others. Yan po ang gusto ng Diyos sa atin. So number 5, ano ba pwede natin matutunan? Number 5, requirements in fruit-filled living of God's church. Number 5, serve the Lord with passion. Sabi ng verse 11, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Serve the Lord with passion. Ibig sabihin, hindi ka lang basta naglilingkod, pero you are serving the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Parang katulad ng pag-ibig mo sa Diyos. You are serving the Lord, giving all to God. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Sa ibang version, ginamit po the phrase, be aglow and burning with the Spirit. Yung ginamit po yun, ha? Yung word po na sinabi na serve the Lord with passion and never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor. Ginamit sa ibang version naman, be aglow and burning with the Spirit. So refers to a boiling pot. Kumbaga yung pinapainitan mo, kumukulo na talaga yung mainit na tubig, boiling pot. So serve the Lord with zeal and boiling intensity. Ibig sabihin, naglilingkod ka, hindi na nalalabi, pero naglilingkod ka sa Diyos na punong-puno ng init. Talagang naglalagablab ka, hindi dahil kailangan mo maglagablab, pero talagang you love the Lord, kaya sobra yung paglilingkod mo, at sobra yung preference mo, at sobra yung prioritize mo sa kaharian ng Diyos, lalo na sa ating Panginoon. Yun yung sinasabi, be aglow in spirit. Ano ba? Don't burn out. Keep yourselves fueled in a flame, sabi po ng The Message Bible. Ulitin ko po, ha? Don't burn out. Huwag ka bayaan mapagod. Naku, wala na po. Pagod na po ako. Hindi na ako kaya manalangin. Hindi ko na po kaya magbigay ng tulong. Hindi ko kaya maging mabait. Sa Message version, sabi niya, don't burn out. Keep yourselves fueled in a flame. Ibig sabihin, bantayan mo sarili mo na merong gasolina. Punuin mo ang sarili mo. Fill your lives, no, with goodness, with faithfulness, with the Holy Spirit fire and a flame. Ano ba? Be energetic for God, kapatid, di ba? Kahit walang nakakita sa paglilingkod mo, kapatid, uulitin ko sa iyo, kitang-kita ng Diyos ang lahat ng ginagawa mo sa Kanya. Yung pananalangin mo na mag-isa ka lang, minsan yung pagluhod-luhod mo na wala nakakita sa iyo, yung pag-iyak mo na minsan ikaw lang umiyak para sa pamilya mo, para sa sitwasyon, sa kumpanya nyo, sa trabaho mo, para sa mga mahal mo sa buhay, para sa mundo, iniiyak mo yan, kitang-kita ng Diyos. Kaya sinabi dito, be energetic for God. Kaya nga, ang ganda po na itong 21 day natin, ang prayer and fasting natin. Kasi bakit patuloy tayong binabago ng Diyos? Especially, lalo itong mga Sundays natin, and Wednesdays natin, and even Saturdays natin, ibinabalik tayo sa diwa ng pananalangin. Napakaganda nyo, kapatid. Ulitin ko po again, be energetic for God. Don't forget that. Be energetic for God. Dito po, meron pa ginamit sa Amplified Bible, catches the meaning very well. Kinuha yung pinaka-meaning, napakaganda. Sabi dito, never lag in zeal and in earnest endeavor. Be aglow and burning with the Spirit, serving the Lord. Yung the phrase na be aglow and burning with the Spirit refers to a boiling pot. Again, no? Nirefer, no? Inuulit. Inulit-ulit yung word na boiling pot. Ah, ulitin ko, no, kapatid, bilang encouragement ko before we proceed sa susunod na numbers, is that gusto ng Diyos. Maaaring totoo yan, nakakapagod, ang dami natin sitwasyon sa paligid. No, minsan yung pananalangin mo, tinutulak mo nalang ang sarili mo. At this time,
Hayaan mo, balikan mo itong salita na ito at ikaw mismo mag-apoy na ang lahat ng ginagawa natin sa Panginoon ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Ito ay may kaukulang gantimpala ng Diyos. Kaya huwag kang mapagod gumawa ng kabutihang, kapatid. Pananalangin mo, mag-encourage ka. Kung may nakita ka sa Facebook na nangailangan ng panalangin, i-PM mo agad yun. Kapatid, kumusta ka na? Gusto ko tayong ipanalangin. Meron ka nangangailangan na may narinig ka, nangangailangan ng tulong, tulungan mo. Naglalakad ka sa kalye, meron nanghihingi, tumalon ang puso mo. No, tulungan mo, bumunod ka, tulungan mo. Ulitin ko, serve the Lord with zeal and boiling intensity. Napakaganda po, no? Kapatid, wow, praise God! Napakaganda. Number 6, requirements in fruit-filled living of God's church. Number 6, be prayerful. Be prayerfully hopeful, patient, and faithful in God. Ulitin ko po, ha? Be prayerfully hopeful. Hindi ka lang po nananalangin, but you are hopeful to God. Patient ka, waiting for God, and faithful in God. Sabi ng verse 12, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Alam niyo po, during these hard times and dark times of our lives today, alam niyo ba merong ipinapakita ang Diyos? O mga tinatawag dito is yung mga authentic Christian. Authentic Christian still exist, lumalabas to. So in the midst of daily duties and responsibilities, they always keep in contact with God. Ito mga authentic Christian na to, ito mga tao na kakaiba at tinawag ng Diyos, magugulat ka na in spite na napaka-busy day nila, no, meron silang, they always keep in contact with God. Early in the morning, makahinga lang sila ng konti, they always contact with God, they always connect with God. Sa gabi, pagod na, they will always also connect with God. Ulitin ko, kapatid, bakit ikaw yun, ako yun, tayo yun. Yun ang God's church. With reverence with God, surpasses all their agendas. Kaya nga ito sa panahon na ito na sobrang napakandidin po ng pandemic, kapatid. Alam ko, itong pandemic na ito ay hindi sisarain ang mga anak ng Diyos. Bagkus, meron itong minumol sa atin. Nagpapatibay ito, magpapalalim ito sa atin. Kwento natin ito, kapatid, na tayong dinaanan natin ito. Na ito sa mga panahon na to na hindi natin alam kung paano tayo makaka-survive, but God protect us at itatawid tayo hanggang matapos itong pandemya sa buong bansa natin. Lalo sa pamilya mo, kapatid, kung maaari meron kang sitwasyon, kapit lang, kapatid, kapit lang, huwag kang bibitaw sapagkat nandiyan na ang tulong ng Diyos, napakalapit na. Yan ang masasabi. Ulitin ko ulit, be prayerfully hopeful. Patuloy kang mag-umasam sa pagliligtas sa himala ng Diyos. Be patient. Oh, waiting lang. Just wait. Oh, kapit lang. Wait ka lang. Kasi bakit? Alam ng Diyos, kapatid. Naririnig ka ng Diyos at kitang-kita ng Diyos lahat ng ating mga pangailangan, lahat ng ating mga kagustuhan sa puso natin. Amen po ba? Amen. Number 7, requirements in fruit-filled living of God's church. Number 7, practice generosity and hospitality at all times. Sabi ng verse 13, share with God's people who are in need. Practice hospitality. So, pag sinabi natin sa ibang version po, ginamit mo yung RSV, napakaganda, sabi dito, contribute to the needs of the saint. Practice hospitality. Sa panahon po ng pandemya, kapatid, yung sharing is one of the most powerful tools ng God's church. Yung sharing with one another. Kapatid, sa panahon ng pandemya, ikaw nanonood lang tayo ng online service, pero still you want to give your tithes and your offering to God. Yun eh, you share with God's people. Meron ka nakikita, may narinig ka sa kapitbahay mo, may narinig ka sa kamag-anak mo, may narinig ka sa church mo, you share with God's people. Ano sabi dito sa RSV version again? Contribute to the needs of the saints. Practice hospitality. The word translated contribute is the verb form. Ang ganda po ah. Yung contribute na ginamit dito is the verb form of the word koinonia. Ulitin ko po. Siguro familiar na kayo. Koinonia. Ano ibig sabihin? To share with others. Pag sinabi natin koinonia, on one level, it means sharing in the hurts and heartaches of others. Ibig sabihin, ano yung kapighatian nila? Ano yung kabigatan nila? Ano yung dinadaanan nilang problema? Nakikihati ka doon, nakikidalamhati ka doon.
kumbaga isa, no, pagod nang nagdadala, meron siyang bigatin, karga-karga niya to. Tapos nakita mo, kapatid, dali ka, tulungan na kita. Dalawa na kayo nagbubuhat. So, nagiging yung magaan. Yung pasanin ng isa. Kapatid, yun ang God's Church. Huwag mong kalilimutan yun. Tinatawag tayo sa panahon na to na kung saan tulungan natin ang bawat isa. We share the hurts and heartaches of others. Kaya nga, we pray for one another. We love one another. We share with one another. Yun po importante. Pag meron kang nakita, kapatid, huwag mo suluhin yun. Tulungan mo. Kapatid, gusto ko tang tulungan. Gusto ko tang ipanalangin. Again, ano yun? Contribute. On another level, it means opening our pockets and start giving so that the poor believers will have their needs met. Sa panahon na to na kung saan yung sinusulat po ni Pablo itong letter na to, nakakaranas din po sila ng sobrang kapighatian at kakulangan. No, ang dami pong mga mahihirap na believers during that time. Kaya nga itong panahon na to, no, sinabi dito, no, it means opening our pockets. Binubuksan din nila yung kanilang mga bulsa at tumutulong sila sa mga kapatiran na may mga pangangailangan. Kapatid, I know marami kang narinig sa paligid mo na nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng lakas, nangangailangan ng panalangin. Gamitin mo, paggamit mo ang buhay mo para po sa ating Panginoon. So kayo po, mananalangin na tayo, kapatid. No? Meron po tayong 5 items and I want you to join us as we pray. Limang items po, babalikan po natin ito. We are going to pray with the Word of God. Ibig sabihin, yung Word mismo, gagamitin natin ito para ipanalangin natin. Sabi ng verse 9, babalikan lang po natin sa prayer items number 1. Item number 1. Sabi ng verse 9, love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good. So the word cling, again, it means to cleave or to stick with glue. Cling to what is glue. Glue yourself to what is good. I-glue daw natin. Ano po pwede natin ipanalangin? Number 1, panalangin po natin that Lord help me to understand the true meaning of love in the midst of a pandemic. Pangalawa, Lord help me to take off the mask and love people who for who they are. Minsan po, dahil merong COVID, meron tayong narinig na may sakit yung isang tao, inuubo lang, nilalayuan na natin. Nilagnat lang COVID agad. Uy, COVID yan, may COVID. No? Nakalimutan natin. Teka, baka pwede mo ipanalangin. Baka pwede mong ishare. Baka pwede mong kamustahin. Yun yung sinasabi dito, Lord, help me to understand the true meaning of love. Ano ba? Lord, help me to share my faith to others as a sign of my love for you, God. Help me to cling, glue myself to what is good. Kumbaga, maganda, i-glue natin sa kabutihan ng Diyos itong mga bagay na to. Manalangin tayo, kapatid, samahan niyo po ako sa oras na to. Panginoong Diyos, aming Ama, salamat po, Lord, for reminding us, Lord God, about our lives, Lord God. Kung paano po namin kailangan, Lord, i-glue ang aming sarili sa kabutihan. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, sa panahon ng pandemya na to, na hindi naman po tumigas ang puso namin. Bagkus, Ama, tulungan mo kami na lumambot ito at maramdaman po namin ang ibang tao na nangangailangan ng paghihipo, pagtulong, at ng panalangin. Aming Ama, gamitin mo ang buhay namin sa oras na to, Panginoong Diyos. Help us, Lord, to love them for who they are. Tulungan mo na mahalin namin sila, Ma. Hindi dahil malalakas sila, hindi dahil maganda sila, hindi dahil wala silang sakit. But even, Lord, yung mga kapatiran namin na nangailangan ng paghipo, Father, I pray that you, Lord, use our lives for them, O God. So, paano mo minahal itong mga tao na ito, ganun din, Ama, tulungan mo kami na mahalin din namin ang mga tao na sa paligid namin, Panginoong Diyos. Aming Ama, salamat, patuloy kang kumilos, Ama, sa aming kalagitnaan. Lord, help me to take off the mask and love, Lord, people for who they are. Help me to share with faith to others as a sign of my love for you, Lord God. Tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, na i-share to, Lord God, sa maari sa messenger, Lord God, maari sa mga online services, maari na narinig namin, Ama, maari nakita namin, Lord, gamitin mo ang buhay namin upang sa mga kapatiran namin na nangangailangan ng paghipo, Ama, ay mapalakas, Lord God, bilang isang church, bilang isang simbahan, bilang isang katawan mo, Panginoon, na nagpapalakasan. Lord, have your way upon us, Lord God. Salamat po, Panginoong Diyos. Salamat. Sige, kapatid, manalangin ka lang. Sige, maaari may iba pa. Remind ang Diyos sa iyo. I want you to just pray and ask God for His grace and for His
mercy upon your life, Ama, sa ating pananalangin. Sige, kapatid, just pray. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, salamat, salamat, salamat. Lord God, thank you for using our lives. Lord God, salamat, salamat. Remember, Lord, yung mga tao na nangailangan ng paghipo. Lord God, we pray for them in the name of Jesus, Lord God. Especially, Lord, sa mga maari, may mga kapatid kami na may mga sakit, Lord God. Panginoong Diyos, hindi na namin sila papangalanan, Ama, sa oras na to. But you know them, Father, we speak in the name of Jesus, Lord God. Heal them powerfully, Lord. In times of our prayer and fasting, Ama, in times of this Dawn Watch, Ama, heal mo ang bawat isa na nakakapakinig ng iyong mensahe sa oras na to. Ang kasama namin sa aming pananalangin. Bring healing to the bones in the name of Jesus, Lord God. Salamat, salamat. Would you protect us, Ama, from this virus, Ama. Itawid po kami, Panginoong Diyos, upang lalong maluwalhati po ang inyong pangalan, Ama, sa oras na to. Salamat po, Panginoong Diyos. Salamat. Hallelujah. We thank you. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for touching our lives. Thank you for using this time. Hallelujah. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Sa prayer number 2, kapatid, sabi ng verse 10, be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourselves. Ano po pwede nating ipanalangin? Pray that God will change us continuously inside out. Pray that as God's church, we may continually appreciate, honor, love one another, no ifs, no buts. Hindi po dahil kailangan, hindi po dahil ganito. No. Pray that we may always honor and appreciate one another above ourselves. Kapatid, alam niyo sa panahon, totoo yun, sa panahon ng pandemya na to, kasi it will harden our hearts or it will soften our hearts. Thank God kung lumambot ang puso natin even in times of this pandemic dahil ginagamit ang Diyos ang buhay natin. Kaya ano ba masasabi natin? Kaya nga sabi dito, no, yung word is philos and adelphos, yung kinuha ng early Christian to, ulitin ko lang po, no, na bakit po para ipakita sa buong mundo na kakaiba itong mga tao na to. Kakaiba tayo mga tao, no, mga taong binago ng Diyos. So, sa prayer number 2, ipanalangin mo kapatid, yung sarili mo, pray mo sarili mo. Ikaw muna, panalangin natin, sama natin yung buong church, pray that as God's church, the church, the regions of Christ, at yung iba pa mga church, ating mga satellites, may we continually appreciate, honor, love one another, no ifs, no buts. Panalangin po tayo muli sa oras na to, kapatid, at asamahan tayo ng banal na Espiritu Santo sa oras na to. Aming Ama, salamat po, Panginoong Diyos. Salamat sa diwa ng pananalangin na patuloy mo, Ama, na idinudulog sa amin. Panginoong Diyos, kayo po ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay sa oras na to. Lord, we pray, Lord, that you continually, Lord, change us inside out, Panginoong Diyos. Baguhin mo ang puso namin hanggang sa panlabas na aming mga ginagawa, Ama, sa oras na to. We pray, God, as God's church, as regions of Christ Church, Lord God, kasama ng aming mga satellite, Lord God, may we continually appreciate, honor, love one another, Lord God. Tulungan mo, Panginoong Diyos, na maging isa ang buong church ng regions of Christ, Lord God, sa buong liderato po, Lord, ni Pastor Reggie, down to all the leaders, lahat ng mga pastors, sa Board of Trustees, Lord God, sa workers, kasama po ng aming mga staff, Lord God, even ang mga members, Lord, sa lahat mga cell groups, Lord, we pray, God, for your special touch to be upon us, Lord God. God, hipuin mo po kami. In times of this pandemic, may we become one as you are one with you, as you are one with the Father, Lord God. We pray, salamat po, Ama, samahan mo po kami, Panginoong Diyos, Ama, samahan mo po kami, pag-isahin mo po kami, Ama, sa oras na to. Salamat po, Panginoong Diyos, we pray, Lord, na tulungan mo kami, i-appreciate po ang bawat isa, i-honor mo po, i-honor namin ang bawat isa, mga bagay, mga tao, na gumagawa ng kabutihan sa amin, tulungan mo naman kami na makapagpasalamat, i-appreciate sila, even in times na mga maliliit, kanilang ginagawa na hindi nakikita ng tao, i-appreciate namin sila. Lord, as you appreciate us, may we appreciate other people. As you honor us, may we honor other people also. Panginoong Diyos, tulungan mo kami, Ama, na magamit ang buhay namin upang mapalakas po, Panginoong Diyos, ang aming mga kapatiran sa oras na to.
Salamat, 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 Panginoon Diyos. Have your way upon us, Lord God. Salamat, salamat. Sige, kapatid, just pray. Just pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Just pray. Thank you. Thank you. Salamat po. Salamat po, Panginoon Diyos. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Prayer number 3. May tatlong ano pa po tayo. At patuloy natin muling inabalik. Sabi ng verse 11, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Kasi sinabi po natin serve the Lord, ibig po sabihin, kanina sinasabi ko, don't burn out, kapatid, huwag kang mapagod. Although, of course, totoo yan, meron tayong nararamdamang pagod. But alitin ko, keep yourselves fueled in a flame. Speak about in feeling of the Holy Spirit. Kapatid, balikan mo yung panalangin mo. Balikan mo yung encounter mo. Balikan mo yung pagde-devotion mo sa Panginoon. Balikan mo yung pagsaserve mo kay Lord. Keep yourselves fueled, kargado, nagasolinahan ng banal na Espiritu Santo. Be energetic for God. Simple lang po, papanalangin natin sa oras, kapatid. Let us all pray for the fire of God, both in feeling and in dwelling of the Holy Spirit. Yung fire of the Lord, kapatid, hindi siya one time, kapatid. Kaya importante nga every day of our lives, nagpapa-filled tayo ng Holy Spirit. Pagod ka, kapatid, no? Napapagod ka sa work. So, no? Just pause for a while, iwan mo yung trabaho mo. Upo ka, speak to the Holy Spirit, kapatid, palalakasin ka niya. Basa ka ng Bible, meditate, read, kaya mo kumilos ang Diyos sa atin. So, let us all pray for the fire of God, kapatid. Fire! Sarap to. Pag-pray mo ulit, no? Ito yung pagkakataon ito, kapatid. Analangin ka, hingiin mo ang kapangyarihan ng Diyos, hingiin mo yung lakas ng Diyos, hingiin mo yung apoy ng Diyos. No? Sabi nga ni Jeremiah, di ba? Sinabi niya po sa kanyang sulat, sabi niya, the fire of God shut up in my bones. No? Yung apoy ng Diyos ay nasa kanyang kaibutura, nasa kanyang buto-buto. No? Shut up in my bones. Ibig sabihin, ganun katindi, nararamdaman niya yung apoy, nararamdaman niya init ng kapangyarihan ng Diyos. I pray, Lord, kapatid sa atin, ang dami natin pinagpipray, but this time, let us pray. Isa lang, for the fire of God, for the spirit fire of God in our lives. Sige po, manalangin tayo sa oras na ito. Hallelujah, come on. If you can pray in the spirit, just pray. If you want to ask God for His infilling, just pray. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord. Hallelujah. Oh, sandariya rarabaraba sike rororobo soko niya. Tenderiya rabakando riorobo soko. Purororobo soko yararabarabaraba kanderiya rabaseke. Oh, salamat po, Panginoong Diyos. Hallelujah, Holy Spirit, Lord God. This is our time. This is your time. Lord, natunay nga, mas lalo ka namin makilala, mas lalo namin makita ang iyong apoy. Ama, sa oras namin, Father, we pray for the infilling, the fire of God in our lives, Lord God. Lord, tulungan mo kami, Ama, that you continually burn our hearts, Lord God. Panginoong Diyos, sinabi mo katulad po ni Jeremiah, the fire of God is shut up in my bones. Iyon po ang gawin mo sa amin, Panginoong Diyos. Ama, hayaan mo as you, Lord, dwell in our lives, Holy Spirit, as you indwell in our lives, would you continually infill us, Lord God? Patuloy mo kami pag-apuyin. Aming Ama, ito po ang kailangan namin, Panginoong Diyos. Paalalahanan mo kami, Panginoong Diyos, sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin, Ama. Tulungan mo kami manumbalik muli ang aming sigla. Ang aming sigla sa pananalangin, ang sigla namin sa paglilingkod, ang sigla namin sa pagbabasa ng Biblia, ang sigla namin sa pagbibigay ng panahon sa iyo, aming Ama, this is our prayer, Lord God. Holy Spirit, would you fill us, Lord God. Panginoong Diyos, kung meron pa kami mga pangailangan, meron kami mga kapaguran, Panginoong Diyos, ganun din Ama, tanggalin mo lahat ng mga pagod, Ama, ng bawat isa. If there are any worries, Lord God, today, in the name of Jesus, maaari, Panginoong Diyos, may mga kapatiran kami na nakikinig sa oras sa to. I pray, kapatid, kung ikaw yung tao na yon, na you know, punong-puno na yung isip mo, punong-puno na yung isip mo ng mga alalahanin, worries of life, yung trials of life, yung doubts, ang dami-dami na sa isip mo, this is the right time that you can ask the fire of God, na tunay nga, lalong masira, mawala yung mga agam-agam sa buhay mo at lalo itiwala ang iyong buhay sa Panginoon. Hallelujah. The Lord is touching you right now. Those
person na nangailangan ng paghipo, just believe God is touching you right now and is going to fire you up once again. Gagamitin ka ng Diyos. Pag-aapuyin ka ng Diyos. You will never be the same again. Tulad ng mga lingkod ng Diyos na nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos during the Acts, there was so much powerful outpouring of those spirit of those times na kung saan kitang-kita at very evident ang pagkilos ng Banal na Espiritu Santo. God is going to touch you right now sa oras na to. Aming Ama, salamat po. Salamat. Lord, we pray also sa mga tao po na kailangan ng pagbabalik. Maari, Lord, nanghihina sila, napapagod sila. May mga kapatiran kami dito na maaring they were at the point of backsliding. Gusto na nalang tumalikod sa kanilang pananampalataya dahil sa book. Father, I pray that you bring them once again. Ibalik mo sila sa presensya mo. Ibalik mo sila sa panawagan mo, aming Ama. This is my prayer today, Panginoong Diyos. Ayaw mo makita ang iyong kapangyarihan sa buhay nila. At sa oras na ito, sasabihin nila, totoong may Diyos. Aming Ama, salamat. Holy Spirit, thank you for your fire. Lord, would you continually fire us, Lord God. At tunay nga Ama, patuloy mo kami pag-apuyin upang nalong magawa pa namin ang kalooban mo dito sa lupa. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat, Banal na Espiritu Santo, sa pagkilos mo sa umaga na ito. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. We still have two more, kapatid, dalawa. No, saan po manalangin, di ba? Ibang klase po, no? Still have two more. So sabi ng verse 12, be joyful in hope. Joyful, no? Maging masaya ka, kapatid. Nako, napakaganda na ito. No, maaari meron ko dinadaanan ngayong kabigat. Ano ba ako, ano pa gagawin ko? Pero sinasabi din sa text natin, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Ano ang ibig sabihin dito? Kasi ito yung panahon kung saan ang authentic Christians will arise and will still cease. Mag-a-arise ang mga totoong mga Kristiyano at makikita sa panahon na ito, kapatid, kasama ka na doon. Kasama tayo doon. Kasama ang God's Church. So, let us pray. Sa oras na ito, pray that in the midst of daily duties and responsibilities, we will still keep in contact with God. Sa dami ng alalahanin natin, ay trabaho ka, 7 days a week ka na nag-work, no? Parang minsan gusto mo na magpahinga, lalo-lalo na yun sa mga frontliners natin na hindi pa umuuwi sa kanilang family, kapit lang, kapatid, makaka-uwi ka rin. This is my prayer. Makaka-uwi ka rin. At kita mo, uwi kang malakas at makikita mo ang pamilya mo. Pray that our reverence with God surpasses all our plans and agendas. So, manalangin tayo, kapatid, be joyful in hope. Kapit lang, kapatid, na may gagawin ng Diyos sa atin. So, pray, let us pray. Pray that during hard times and dark times, authentic Christians will arise at this point in time. We thank you, Lord. Hallelujah. Come on, let us pray. Hallelujah. Panginoong Diyos, we thank you. Lord, kanina ka pa kumikilos. Ama, kaninang umaga pa lang po ang isang oras na ito. Kanina ka pa kumikilos at marami ka na ginagawa, Ama, sa amin. Father, I pray, Lord, help us, Lord, sinabi mo sa verse 12, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Father, this is our desires, God, today. Panginoong Diyos, tulungan mo kami, Ama, na tunay nga sa panahon na ito, na pandemya, sa panahon po na nangyayari, mga sitwasyon sa buong mundo, Lord God. Lord, ibilang mo kami sa mga authentic Christians na inilalabas mo at ipinapakita mo sa panahon na to. Kasamahan mo kami, isama mo kami. Aming Ama, this is our prayer for today. Aming Ama, samahan mo po kami, Panginoong Diyos, at lalo ka maluwalhati, Ama, sa amin. Lord God, that even Lord, in the midst of daily duties and responsibilities, we will stay in contact with you, our God. Panginoong Diyos, even Lord, sa dami po ng aming mga dalahanin, ang dami po ng aming mga trabaho, ang dami po ng aming mga inaayos sa buhay. Lord God, Panginoong Diyos, dalangin ko na ikaw po ang siyang patuloy na kumilos sa amin. Tulungan mo kami na mag-aaron kami ng tamang oras. Help us to always keep in contact with you. This is our prayer, Lord God. Salamat po, Panginoong Diyos. Father, I also pray, Lord God, today sa mga kapatid namin na mga frontliners. Even Lord, maaring hindi namin kasama sa church ng Jesus Christ, pero kasama sila sa ibang church, the body of Christ, na belong, Lord, sa mga frontliners namin, at maaring nakakaranas na sila ng pagod, Lord God. Lord, we join our faith
in them. Lord God, nire-release namin ang aming pananampalataya sa kanila na hayaan mong kumapit ng sila, kapit lang, Panginoong Diyos. Tulungan mo sila na in the midst of this pandemic, yung joy, Lord, yung fruit of the Holy Spirit, mas lalo mag-umapaw, Ama, sa kanila at sabihin nila salamat dahil merong Diyos na buhay. Father, I pray that you continually bless our frontliners, Lord God. Pagpalaan mo po, Panginoong Diyos, ang lahat ng aming mga kasama, mga kapatid ng mga frontliners, Lord God. I pray for your, Lord, protection, for your mercy, for your blessings, Lord God, be upon us. Salamat, salamat, salamat. Pagpalaan mo po ang bawat isa, Panginoong Diyos. Salamat. Would you protect us, Lord God? Even us, Lord, yung kami po, na maaari ng mga kapatiran kami na nawawalan na ng joy. Lord, speak joy in the name of Jesus, Lord God, upon their lives. Salamat, salamat, salamat sa oras na to. Purihin ka kamo. Just keep on praying. Hallelujah. Salamat, salamat, salamat po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord God. Salamat. Pray that our reverence with God surpasses all our plans and agendas, Panginoong Diyos. Maaaring, Lord, yung mga agendas namin ng January, February, March until now ay wala na. Haya mo, tulungan mo kaming i-focus pa ang aming sarili, Lord, for the next half of the year at sa mga susunod na taon, sapagkat kayo po yung greatest author of our lives, Lord God. At alam namin, perfect ang pagkakagawa mo sa plano mo sa buhay namin. Salamat, Panginoong Diyos. Palain mo po ang bawat isa. May we continually encounter in a powerful way, Lord God. In an amazing way, Panginoong Diyos. Aming Ama, ito po ang aming dalangin. Haya mo sa aming pakikipag one-on-one with you, magsalita kayo, magbigay ng joy, magbigay ng kalikasan, magbigay ng kakaibang strength, Lord, sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoong Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Wow, for the last, our prayer item, number 5. Last, ang ganda po nito, sabi dito, ng verse 13, share with God's people who are in need, practice hospitality. Ulitin po sa ibang version po kanina, sinabi nga po na contribute to the needs of the saints, practice hospitality. Ang dami natin narinig ng mga pangangailangan, kapatid. Sometimes, God allows us to see those needs. Minsan, napapanood lang natin yun, naiiyak tayo, pero hindi lang naman natatapos sa pag-iyak. O maaaring sa pananalangin. Pero sometimes, may mga physical, o maaaring merong gustong ituro ang Diyos sa atin. At meron siyang gustong ipagawa sa atin. Kung ano man yung kapatid, just obey and follow God. Sundin mo lang ang Diyos dahil meron siyang gagawin sa atin. Ano ba? Prayer item number 5. So we're going to pray that God may open our hearts to the needs of others and become a blessing to many people. Haya mo nabuksan ng Diyos ang puso natin at maging blessing ka. Maging blessing ka, maging blessing ako, maging blessing ang church. Pray that as God's church, we may be inventive in hospitality. Kapatid, hindi naman pera ang pinag-uusapan dito. Ang nag-uusapan dito, buhay, simbahan, katawan ng Diyos. Yan po ang pinag-uusapan dito. So today, let us encourage one another, kapatid. I want you to pray. Kung meron ka mga bagay na kailangan natin idulog sa oras na to, kapatid, lahat ng mga bagay na gusto pang ialalahanin, meron kang gustong tulungan, ito na yung pagkakataon. Pray that as God's church, we may be inventive in hospitality. Manalangin tayo, kapatid, sa oras na to. Hallelujah. Panginoong Diyos, aming Ama, salamat, Lord God. We pray, Lord, na ang pagiging isang pagpapala at pagiging isang blessing ay hindi po nakadepende kung merong pandemya o wala. Hindi ito nakadepende kung meron kami, kasagana kami o wala. Hindi po ito nakadepende kung kami ay masaya o kami ay malungkot. Ito ay nakadepende lagi sa iyo sapagkat kayo po ang aming Panginoong Diyos. Aming Ama, haya mo sa bawat paggawa namin ng kabutihan. Ginagawa namin to hindi para sa amin, pero lalong mapalawak ang iyong kaharian dito sa lupa. Father, I pray, Lord God, Panginoong Diyos, sa lahat na nakakarinig sa oras na to. Father, I pray that you continually, Lord, stretch out your hand upon your people.
God's church, as God's church, or God, may we, Lord, Lord, inventive in hospitality. Tulungan mo kami, Pakalong Diyos, on how we can bless our church, our one another, our brethren, aming mga church faith, ang mga leaders namin, ang pamilya namin. Tulungan mo kami kung paano kami magiging inventive in hospitality, in sharing what we can share for the furtherance of your kingdom. Father, I pray, Lord God, today, hayaan mo, Pakalong Diyos, gamitin mo ang buhay namin upang lalong maluwalhati po ang iyong pangalan sa oras na to. Hallelujah. Salamat, salamat po, Panginoong Diyos. Aming Ama, salamat, salamat. Father, I pray sa oras na to, specifically sa mga tao na maaari merong pangangailangan financially or anything na kakailanganin nila, pambayad, anything na kakailanganin nila sa kanilang pangkain, sa pagpapaaral ng mga anak. Right now, in the name of Jesus, right now, I pray, may God continually open the floodgates of heaven and pour out such blessing in your life today. Na tunay nga within this week, magugulat ka. Within this week, if you believe it, within this week, magugulat ka na merong mga pambihirang supernatural blessing na galing sa Panginoon na makakarating sa buhay mo at ikaw mismo mamamangha. Yung ipinapanalangin mo na maaaring finances para sa pang-tuition fee, sa pambayad ng kuryente, ng tubig, sa pangkain nyo araw-araw, God is going to provide it for you. Hallelujah! Just believe, just believe. Salamat po, salamat, salamat. Pagpalain mo po, Panginoong Diyos, ang bawat isa sa oras na to. Thank you. You are always our provider. Kayo po yung aming Diyos na nagpo-provide ng lahat ng aming mga pangangailangan, lahat ng aming mga pangangailangan sa oras na to. Father, we thank you. Thank you, thank you. Salamat po. Salamat po. Hallelujah. Salamat. Sige ka mo, just pray. Salamat po. Salamat po, aming mga. Salamat, salamat, salamat. Salamat. Right now, isama rin po natin kapatid at ating mga pamilya. Kung nandiyan ka sa oras na to, you can include your family. Panalangin mo yung family mo. Let's ask God for mighty protection of your family. Panginoong Diyos, salamat po Ama sa bawat pamilya po ng bawat isa, kasama ng pamilya namin, sa pamilya po ng buong church, ng Radiance of Christ, all the satellites, Lord God, outreaches, even though sa buong body of Christ, sa lahat ng church, sa lahat ng taong tumatawag sa iyo. Father, I pray for your mighty protection. Your blood be upon us, Lord. Kuberan mo kami ng iyong dugo. Sa panahon ng pandemic na to, maluluwalhati ka namin at may tataas namin ang pangalan mo. Salamat po, Panginoong Diyos. Thank you, hallelujah, thank you. Salamat po, salamat, salamat, salamat. Salamat, salamat. Sige, kapatid, just keep on praying. Hallelujah. Salamat, salamat. Maaari meron pa ini-impress ang Diyos sa iyo. Just keep in touch with God. Just keep, be connected with God. Meron pa, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Maaari meron pang gustong ipakita ang Diyos sa iyo. Sige kapatid, just keep on praying. Hallelujah. Salamat po, salamat, salamat. Hallelujah. Salamat po, salamat, salamat. Father, I pray, Lord, sa bawat isa po na nangailangan ng supernatural strength. Again, ulitin ko po, maaaring may mga kapatiran kami na sobrang matindi ang laban sa buhay at nararamdaman nila yung ubos, pagkaubos, pag yung pagod. Father, I pray that you, Lord, refill them once again. I-refill mo, Lord, yung strength na nawawala sa kanila. Palakasin mo yung tuhod, palakasin mo yung kanilang braso, kanilang katawan uli, ang kanilang pananampalataya upang magpatuloy sila sa kanilang pananampalataya sa iyo. Lord God, thank you, will you touch them. Lord God, salamat, salamat. Salamat po, Panginoong Diyos. Hallelujah, salamat. Salamat po, aming Ama, salamat. Hallelujah. Thank you, Lord. Aming Ama, sa oras na to, as we close, Lord God, dito sa Don Watch na to, salamat dahil kayo po yung Diyos na mabuti, kayo po yung Diyos na tapat. Alam ko, marami kang gagawing himala sa aming kalagitnaan.
May we continually acknowledge you and glorify you in our lives. Talaga. Salamat po, aming Ama. Hataya mo, Panginoong Diyos, itong week na darating pa, makita po namin ang iyong himala na kumikilos po sa aming kalagitnaan. Purihin ka, salamat po, aming Ama. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat po, Banal na Espiritu Santo. Would you bless our lives all the more, Panginoong Diyos. Aya mo, magamit mo ang buhay namin para po sa iyong kaluwalhatian. Salamat po. We love you, Lord, and we bless your name. In Jesus' name, amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at patuloy po tayo maging pagpapala sa maraming tao. Sabi mo sa buhay mo, sa sarili mo, God is good all the time. God bless po.